in Muslim Mindanao. Bangsa Kwentuhan, kwentuhang may koneksyon sa ating pamumuhay at pananaw. Mga kwentong tungkol sa edukasyon, kultura, relihiyon, gobyerno, kabataan, kasaysayan, kaugalian, komunidad, pananalita, pananamit, paniniwala, relihiyon, sining, trabaho, trends. Mula dito sa Eskia Broadcasting Center, DXMM 107.3 Magnet FM. Abangan mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, kasama ang Tambalang Sahara at Noray. Bangsa Kwentuhan! Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And welcome po sa ating Friday episode, ano? Friday na tayo ngayon sa Hara, no? At muli ito pang inyong lingkod Noraine Ibadlambitan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong kabangsa kwentuhan, Sahara Ali po. Yes, at mga kaibigan, inaayahan po namin kayo na samahan po kami sa loob po ng isang oras. At napakahalagang panauhin din, ano, ang makakasama natin mamaya. Inshallah, alhamdulillah. Dahil sasamahan niya tayo, makikipagkwentuhan siya sa atin. Pero bago yan, kasamang Sahara. Ayan, bago yan, Noraine, no? Ngayon pong gabi ay wala po muna tayong Bangsa Damayan segment, but we need to replay yung ating Bangsa Damayan on the previous Friday, no? Yung last Friday, Noraine. Mm-hmm. Dahil alhamdulillah, request. Dinagsapo tayo ng tulong, no? Kay Ate Gemma doon sa ating pagkuha, doon sa pag-document po sa kanyang pinagdadaanan bilang isang may kapansanan sa mata. Mm-hmm. At mga kaibigan, para po masulit po natin ang oras, ay nais po naming ibahagi sa inyo muli, ano? Dahil ito po actually ay ni-request ng ating mga viewers. Yes, ni-request ng ating mga viewers from Darapanan, Nor-A, no? Darapanan Camp ng Sultan Kudarat. Opo. At mga kaibigan, para po masilip natin muli ang kwento sa atin ni Ati Emma Gyamad, narito po ang kanyang video. Magandang hapon po. Kasama po natin ngayon si Ati Emma. Isa po siya sa mga local artists po natin sa Oral Heritage. At binisita po natin siya dito sa kanyang tahanan, Barangay Madar Kalanganan, Kapimpilan, Cotabato City. Opo. At para po sa ating programang Bangsa Kwentuhan segment ng Bangsa Damayan, so aalamin po natin kung ano po ang kwentong buhay ni Ati Emma. Assalamualaikum Ati Emma. Alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh, Ma'am Nur Ayn Lambita. Ayan. So nandito kami para kumuha ng isang kakaiba at magandang kwento mula po sa inyo, at para po ito ay kapulutan ng aral ng ating mga tagapagsubaybay at nakikinig sa ating programang Bangsa Kwentuhan. Opo. Ayan. Pangalan ko po si Emma Alamada Jamad po. Tapos ang anak ko po bali 7 po sila. Mm-hmm. So ako lang po ang isang inshallah kapangalawa kong subhanallah kumakayod sa kanila po. Mm-hmm. So single mother po kayo? Opo. So ano po yung hanap buhay ninyo? Hanap buhay ko po kasi isang PW po ako, madam. Isang tawag na may kapansanan sa mata, hindi po makakita. Mula po na paglabas ko sa mundo, inborn na po ako. Hindi ko na nakikita ang mundo. So ang actually ng hanap buhay ko po, nagmamassage po ako. Yung tawag na reflexology, therapy, massage. Tatlo ka klase yan po. So paano po kayo nagte-therapy? Kayo po ba ay pinupuntahan sa bahay ninyo, o kayo po ay pumupunta, o may clinic po kayo? Wala po akong ano sa clinic po, ma'am, dahil nga may clinic po sila. May clinic po kami ng i-issue sa amin ng mga
mataas namin. Hmm. Opo, ayoko mag, ano doon kay, paano po yung mga, noon pa, mga maliliit pang mga anak ko. So, walang babantay po sa kanila. So, gusto ko na, oras-oras ko sila madama na kahit kinapkap ko lang sila, eh, malaman ko po anong mangyayari kanila. Tapos, ang ikapangalawa, halo-halo na po kami, babae at lalaki. Mm-hmm. So, tayo naman na Bansa Muro, eh, nararamdam din natin po na isang muro tayo. So, dapat pa rin na iningatan natin ang ating sarili, di ba po? Mm-hmm. So, minsan po ba naisip nyo na sana magkaroon ng clinic para po sa mga Muslim na mga therapist na katulad niyo po? Yung nangagani, kung maglaki at saka tawag na palibasa maglambo ang ating gobyerno na Bansa Muro, ang idadasal natin sa Panginoon, Subhanallah Ta'ala, na magkaroon din tayo ng kami na mga therapy masses na mga Muslim, pariho ang may kapansanan man wala, basta puros mga babae, na may clinic kami rin na dapat na doon kami, kasi malalaki na po ang mga anak ko, dapat ko na maiwan sila sa isang araw, alam na nila po ang kanilang ginagawa, so sana may bigay nila na ano, may clinic para sa amin na therapy masin. Okay. Bilang isang babaeng Muslim na therapist po, gaano po kahirap sa inyo yung trabaho? Mahirap talaga yan, kasi alam mo po ma'am, kung magte-therapy ka po, hindi ka pwede kukuot ng tubig yan, kasi yung gas pin, babalik po sa, ikaw po ang pupunta ng gas pin ng teni-therapy mo po. O, aakyat po sa mga kaugatan mo yan po. Gaano na po kayo katagal na massage po? Nagsisimula po ako sa, mag-20 po, kasi tatlong taon po ang pinag-aralan ko po yan ng therapy po. Mm, so, ibig sabihin, sanay na po kayo sa ganitong trabaho? Opo, inshallah, sanay po ako, inshallah. Ayun. Sa mga anak niyo po, habang kayo po ay isang single mother at ito po yung nagiging source of living niyo po, nagiging hanap buhay niyo po para po sa inyong mga anak, napag-aaral niyo naman din po yung mga anak niyo? Siyempre, pinaaral ko rin sila, pero mababa ang naabot nila kasi hindi ako humingi sa mga kahit sino lang dahil nakakahiya naman eh. Opo. Sinisingle ko po sila magkayo. Sa kabila po ng kapansanan na meron po kayo, gaano po naging makulay ang buhay sa inyo? Ito po, itong maging makulay sa buhay ko, nagpalakas loob ako dahil sa mga anak ko po, na gusto ko po na pagsawaan nila po ako hanggang sa hindi pa maabot ang pagkuha ng Allah sa atin po. So, itong mga anak niyo po ba, kung sakasakaling may gusto pong mag-proceed, ay mag-aral po, ay baka pwedeng mag-aral sila ng ALS? Opo, so yung anak ko po na nag-isa lang na may asawa, ay walang asawa. Ito lang si, itong kanina na si Eric dito umuupo. Yan lang ang walang asawa. Puro sa awa ng Amba, may mga pamilya na po sila. Pati yung isang nagsama-sama sa akin. Bilang isang therapist po, gaano po kaganda sa pakiramdam niyo po na kayo po ay nakakapag-therapy ng mga tao at nakakatulong po yun sa kanilang health? Inshallah, nagpapasalamat po ako sa Allah, lalo-lalo kung sasabihin nila sa akin na ang galing-galing ng therapy mo, buong-buong na isang gabi ang gandang tulog ko. Nagpapasalamat po ako sa Subhanallah Ta'ala, kay nabigyan pa ako ng maya, tawag na rizki sa atin na bansa Muslim, na nagpapagaling pa ako sa tao na may masamang pakiramdam. Ayun. Bilang isang single mother, ano po yung nagpapatatag sa inyo? Nagpapatatag sa akin, mula hiniwalayan po ako ng aking asawa, tatay ng aking mga anak, lalo ako nagtatag dahil sa mga anak ko po. Ate Emma, isa po kayong napakalaking inspirasyon bilang isang babaeng matapang, matatag para po sa inyong pamilya, sa inyong pong mga anak.
Ano po ang may papayo ninyo sa mga babaeng minsan ay pinanghihinaan na din ng loob at gusto nang sumuko dahil sa hirap ng pinagdadaanan? Ang ipapayo ko po sa katulad ko ng mga babae natin, so huwag po natin gawin na sumuko po tayo. Dahil po, papano, hindi pwede na sumusuko po tayo dahil ang mga anak po natin, huwag lamang natin ibibigay sa ibang tao. Tingnan niyo po ang aking mga anak, 7 kabog po ang aking anak, may kapansanan po ako, so kinakayod ko sila. Pantay-pantay ko sila minahal ang lahat kasi dugo ko na galing po sa aking katawan. Mga bata na walang nakahalo po, maliba lang na binigay ng Subhano Allah sa akin. Kinakayog ko ang mga anak ko sa walang, hindi sila gumagawa ng masama, walang sabit sa buhay nila na naka-istorya na, Emma, ito po ang ginagawa ng mga anak mo, ganito po. Tinuturuan ko sila kung paano po sila maghanap buhay na makatulungan po kami para mabuhay kami sa mundo na mapayapa na hindi nakakahiya. Okay, so Ate Emma, ano po ang may papayo ninyo sa ibang maaring mapagkunan po natin ng magagandang kwento para sila din po ay magpahayag ng kanilang mga kwento na pwede maka-inspire po sa ibang tao? Ang gusto ko lang na may payo sa katulad ko na mga ibang tao na discouraged sa pamumuhay sa mundo na ano, pobre, huwag nila saway ng dahil sa kapobrehan. Alam mo, kung walang pobre, walang mayaman. Walang mayaman, walang pobre. Masasabi ko po sa basang kwentuhan po, so nagpapasalamat po tayo kay Sahara, pati si Nurain, naman ang mga babae, at lahat-lahat ng tao, lalaki man o babae, mayroon kwento sa buhay na napakahirap na kanilang dinaanan. So tingnan ninyo mga kapatid ko po, sobra kaputik ng aming daanan. Kung hindi mabait si Ma'am Nurain at Ma'am Sarah, darating si Ma'am Nurain dito sa Rugal ko na halos walang tumatapak dito kasi siguro nga ako na ang pinakapobre sa loob ng kapimpilan na tao. Pero hindi ko inahayt, hindi ko ginaproblema na katulad ko po na ako po si Emma Jamad na pobre kasi lahat ng tao na pobre din ang dinaanan bago magbigyan ng Allah Ta'ala sa kayamanan. Maraming salamat po sa bansang kwentuhan at sa kasi Madam Nurain, si Madam Sarah, walang tulong nila sa katulad natin na mga tao na maraming problema at malaking din ang problema sa kanilang buhay. Opo, marami pong salamat. Subhanaka Rabbana wa bihamdika. Magandang Ayan, tayo po ay muling nagbabalik sa ating programang Bangsa Kwentuhan at hanggang ngayon, talagang yung video na yun ay napaka-emotional, no? At nakakaantig ng puso. And yun po si Ate Emma Giamat, at maraming salamat sa lahat ng nagpahatid ng kanilang tulong, no, Nurain. Oh, and at binabati natin yung mga ano, special request kasi yun ng mga kababayan natin Bangsa Moro. May tubong mamob, salamat tanong sa mga taga-Darapanan. Silang bantuba naka-request ang tuba kaginanili nilang ko na malo na bitin so oras. At the same time, salamat tanong mambo so mga taga-Kalanganan, ano? Yes. Sa Kapimpilan, mga pagubay ato kasi mismo si Emma do sa pamilya nin.
Yes, Norain. At yun po, mga kaibigan, si Ate Gemma at sa lahat po ng gustong tumulong, i-review na lang po kasi nandun yung contact number niya. At nire-request po yan ng ating mga kababayan sa Darapanan para makita nila at para mas marami pang dumagsang tulong kay Ate Emma. And Norain, ayan, i-announce natin yung winner kagabi sa ating worth 50 pesos load, no? Laging may handog winner. Handog ng Bangsa Kwentuhan, si RJ Sinswat from Cotabato City. Ah, nanalo po siya ng 50 pesos. Ayan, maraming salamat, RJ Sinswat, sa pagsali. Roxanne Janis. Sinsuat. Yes, and of course, Norain, ako na excited dahil pansamantalang wala pa po yung ating panauhin via virtual, no, dahil nagsambahin pa ng mag-rib. And yun na nga, ang ating magiging talakayan ngayon ay patungkol po sa kung ano po yung kwento ni Nabi Ibrahim alayhis salam, o yung ating propeta Ibrahim alayhis salam, at yung kahalagahan po ng pagkukurban. Mm-hmm. At ayan, nagkikipag-communicate na siya sa atin and katatapos lang niya mag-pray, no? Okay lang din. Mamaya na, Nor. And of course, yung ating bangsa kaalaman muna para mamaya dire-diretso na yung ating kwentuhan with Ustad Isa Javier. Ayan, Nor, yung ating bangsa kaalaman. Ayan, sige. Okay, mga kaibigan, narito po ang ating bangsa kaalaman ngayong araw na ito. It is easier to remember how a story started as well as concluded than its middle. So sa mga storya daw, mas naaalala natin kung paano siya nagsimula, no? Mahirap alalahanin yung nasa gitna ng storya. Ayan, so ito po ay isa sa mga nakalap natin na pananaliksik ng ating mga psychologists at researchers. Yes, Norain, at ayan, yan po yung ating bangsa kaalaman ngayon, mga kaibigan. At tama nga naman, no? Mas madaling maalala kung paano nagsimula at nagtapos, yes, ang storya kaysa maalala natin yung nasa gitna ng storya. Storya, yes, tama po yan. And that's a fact. That's a fact. So, Nor, habang hindi pa nakakapasok sa ating linya si Ustad, baka pwede na natin basahin yung kanyang short profile. Ayan, siguro tapusin mo na lahat. Ayan. Oo, mahaba-haba ito. Oo, dahil, sige, ano, anyway. Ito na ako sa last part, ikaw na sa first part. Sige. Oo. So, mga kaibigan, ang ating panauhin po ngayong gabi ay isa po siyang native Tagalog, reverted to Islam, ano? Ibig sabihin ay nag-revert siya sa Islam 23 years ago. And now he is the manager of Mercy Islamic Center of Davao City and member of its board director, and his president, Sheikh Muhammad Habib Al-Kulaki. And then isa din po siya sa most active Filipino Islamic propagators at speaker of ngayong panahon, ano? And also engaging in numbers, live and online dialogues and debates with non-Muslim preachers. At nakikita at napapanood po natin siya sa Facebook, ano? And regular khatib in Masjid ng Ecoland at Grand Mosque of Davao City and in Masjid Ar-Rahman, Davao City. And also member siya ng Darul Ifta ng Davao City Region 11. Under the leadership of Mufti Muhammad Pasigan. At siya din po ay nag-conduct ng hundreds of lectures and seminars all over sa Saudi Arabia, Dubai, at sa ating bansa sa Pilipinas. Siya din po ay author, nagsusulat din po siya, nagtatranslate, and editor po ng ilang 20 Islamic books and pamphlets, katulad lamang po ng Concise Explanation of Fiqh, Usul al-Thalatha, 40 Hadith of Nawawi, Fatawa for Muslim New Muslims, and the Blessed Days, Message of Islam at Rulings of Ramadan. At ipagpapatuloy mo, Sahara, yung mapakilala yung ating panauhin. Yes, Norain, at nagtrabaho din po siya sa Kingdom of Saudi Arabia as propagator, translator, and teacher in Islamic Center of Al-Majma QSA, and as a volunteer in Riyadh Military Hospital Religious Department for almost 10 years. Ayan, tagal-tagal na rin, Norain. At nagstay po siya sa Saudi Arabia and he focused on propagating Islam to his fellow Filipinos. Ayan, Norain. For over 10 years in the propagation, 800 to 1,000 Christian Filipino embraced Islam with his Dawa methodology. Mm-hmm. Ayan, galing, Nor. And of course, Alhamdulillah, Allahu Akbar, in staying in Saudi Arabia, he is also active in helping our OFWs, fellow Filipinos,
by providing service and translator in the court and police. Wow, Nor. And he also participated in professional development of Filipinos in Saudi Arabia by teaching Arabic to Filipino Muslims and Christians. Ayan, Nor. Brother Isa also is an active propagation through, of course, sa internet, Nor. Mm-hmm. No? Nagsimula din po siya sa Islamisip. Ayan, Islamisip or Islamisip. No, Islamisip. An online-based Islamic learning and social network that have some 9,000 members. Ang dami ng miyembro nito, Nor A, no? At ngayon, presently, he is an administrator of Alamin ang Islam or No Islam, a Facebook platform focusing on dawah through social media that engaging through chat up to 50 persons per day, mashallah. Also with this platform, he had a weekly live lecture and discussing basic doctrines of Islam and its misconceptions that reaches more than 15,000 viewers and followers. Mm-hmm. And also, Norain, he acquired a certificate in Islamic studies and our training program via IOU or Islamic Online University. Ang dami niyang engagement and of course, yung mga achievements niya. Yes. He also studied at Darul Hijra Foundation in Baguio City, Philippines and attended many lectures and seminars of well-known scholars in Saudi Arabia. And he also attended several seminars and workshops in management, leadership, and active in participating in political religious dialogues and conferences in the Philippines. Ayan. And lastly, Brother Isa also is an active media practitioner. He acquired his certificate in filmmaking in PCCI in Makati City, attended many seminars in photography and documentary film making with media with prominent personalities in our country and in abroad. Ayan, Nor, ang galing niya talaga. And he is one of the Filipino propagators or Muslim Filipino propagators who started Dawa through multimedia. And he started Islamisip Multimedia and Mercy TV and contributor in Mensahe TV. Mensahe TV, napakasikat nito, Nor, no? Sa television. Ayan. So, ayan, nakapasok na ba siya direct? Opo. I think nandyan na po si Brother Ustad Isa Javier. Mga kaibigan, nasa linya na po natin si Ustad Abu Muhammad Isa Javier at siya po ay kapatid ng yumaong kapatid natin sa Islam na si Ustad Ahmad Javier. Ahmad Javier. The late Ustad Ahmad. Assalamualaikum, Ustad. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraming salamat sa pag-invite nyo at gayon din salamu alaykum sa lahat ng inyong mga viewers. Jazakumullah khair muli. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum, Ustad. At alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. At kami po ay pinagbigyan niyo po na makausap po kayo via virtual. And excited na po kaming alamin yung mga kwento po ni Nabi Ibrahim alayhis salam at ang kahalagahan po ng pagkukurban sa Islam. Ayan, umpisaan na natin, Nor. Pero bago yan, Ustad, kukumustahin po namin kung kumusta po yung pag-celebrate ninyo ng Eid al-Adha sa inyo pong lugar. Alhamdulillah at dito naman sa Davao City, although masasabi natin na tuloy pa rin yung pandemic, no, marami pa rin mga cases, gayon pa man alhamdulillah pinayagan ng local government na makapagdiwang tayo ng Eid al-Adha rito with a condition na 50% capacity lang ng mga masajid. Wala pong salatul Eid sa musalla. No, lahat ng programa ay ginawa sa mga masjid, no. So 50% lang ang pinayagan at alhamdulillah kahit papaano na idaos naman. At may mga udhiya rin, nagkatay rin kami ng mga baka, ng mga kambing at nakapamigay tayo sa ating mga kapatiran. Ganun pa man hindi pa rin siya normal tulad ng mga nakaraang taon. Pero alhamdulillah nakaraos at nabigyan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkakataon na makapagdiwang ng maayos pa rin, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustad. At Ustad, ayan po, umpisa na natin ang ating kwentuhan, no? Ustad, pwede po ba kayo makapagbigay ng brief story, no? Para po mas lalo natin maintindihan yung kwento ng ating propeta Ibrahim alayhis salam. Mashallah, jazakallah khair. Unang-una, nais natin parating sa ating mga viewers, no? Mapamusliman o hindi Muslim na ito ay isa sa mga paniniwalang pinagsasalunan natin ng mga Ahlul Kitab, ng mga kababayan nating Christians at ng mga Muslim, ay ito yung paniniwala na halos magkapareho tayo. Of course, may mga some parting point tulad halimbawa ng istorya ni Ismail sa kani Isahak.
Pero ganun pa man, basically, pareho tayo ng pagkilala kay Ibrahim alayhi salam. Mm-hmm. At nakaraang linggo, ito lang, ngayon ang huling araw ng Tashrik, nasa loob pa rin tayo ng Eid. Ang pagdiriwang ng Eid, at almost, let's say, 90% ng mga ginagawa natin sa Hajj ay galing kay propeta Ibrahim, no, kay Prophet Nabi Ibrahim alayhi salam, na hindi alam ng maraming mga tao, no. Akala nila ang Hajj at ang Eid al-Adha na ito ay itinurong bago ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Well, in fact, mali po, sapagkat ang karamihan ng mga gawain sa Hajj at karamihan ng ginagawa natin dito sa Eid na ito, na yung Eid al-Adha, ay in commemoration of Prophet Ibrahim alayhi salam. No, si Prophet Ibrahim, siya yung tinatawag nating ama ng tauhid. Siya yung ama ng mga propeta, na siya yung unang nanawagan na ang tao magbalik loob sa tauhid. Although of course lahat ng mga sugo mula pa sa panahon ni Adam alayhi salam ay nagtawag para sa ano, para sa tinatawag na kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa, pero ganun pa man, si Ibrahim alayhi salam ay kinikilala natin na ama ng tauhid. So mahaba ang istorya niya, mahaba ang istorya. Ganun pa man, ang gusto natin bigyan ng stress dito ay yung may kinalaman sa pagpasok ng Eid al-Adha, no. Ang istorya na ito ay nagsimula ng subukin ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Ibrahim. Kapag si Propeta Ibrahim ay hindi lingid sa ating kaalaman na isa sa mga unang pagsubok sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya biniyayaan magkaroon ng anak sa murang gulang. So isa to sa kanyang struggle talaga, isa sa mga jihad niya ito, na siya hindi nabigyan ng anak. No? Kaya nga naman sa istorya, kahit na pa sa point of view ng Bible, si Propeta Ibrahim ay nag-intensyon at nagawa niya na mag-asawa muli ng pangalawang asawa, sapagkat hindi nga sila mabiyayaan ng anak. So nung nag-asawa siya, no, si Hajar, dito siya biniyayaan ng isang anak na kanyang panganay na nakaibig-ibig sa kanya. No, of course, ang tagal mo walang anak, hinintay mo almost buong buhay mo, hindi ka ibig sabihin wala kang anak, then all of a sudden binigyan ka ng anak nila subhanahu wa ta'ala. At ito na siya sinimulang isubukin. At sabi pa sa Quran, palamma balaga as-sa'ya, 'di ba? Ibig sabihin, nang dumating na si Ismael sa gulang na sa'ya, ang sa'ya, ito yung gulang na kung saan nagsisimula pa lang lumakad at tumakbo yung bata. Ang sabi nga ng mga scholars, etong gulang na to, ito yung stage ng buhay ng ama na kung saan giliw na giliw siya sa kanyang anak. Kasi yung kinakarga pa, iyak pa ng iyak, hindi pa ganun yung ama dyan, hindi pa ganun kalapit eh. Yung nanay pa lang ang masyadong talagang mahal na mahal yung anak niya. Maa-appreciate pa lang ng ama yung kanyang anak kapag nag-start ang tumakbo, nakikipaghabulan na sa kanya. At doon sa stage na yon, sa stage na yon ni Ismael alayhi salam, sa stage na yon ni Ibrahim at sa kanyang ama, doon siya sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kanyang panaginip, sinabi niya na nakita kita sa aking panaginip na ikaw ay aking kinakatay o aking adbahok. Sabi naman ang sagot ni Ismael alayhi salam, sabi niya, kung ano po yung inuto sa inyo, paf'alu ma tu'marun, sabi. Gawin mo kung ano yung tinuto sa'yo. So, kung titignan natin ang conversation ng isang ama at conversation ng isang anak, ito yung, nandito yung complete submission. Kaya nga sinasabi na si Ibrahim sa makumul muslimun. Siya ang nagpangalan sa atin bilang mga Muslim. No? Bakit? Kasi nasa kanila yung tinatawag na complete submission. Unang-una, first point. Si Ibrahim, tinatawag natin Khalilullah. Pag sinabi ang Khalilullah, tinawag ni Allah si Ibrahim bilang closest friend. Lahat ng mga anbiya, si Ibrahim alayhi salam, sinabi ni Allah na ito kaibigan. Kumbaga sabi ni Allah, ito ano ko to? Malapit sa akin to, kaibigan ko to. Ngayon, kung dumating ang utos sa'yo na nakatayin yung anak mo, ang unang-unang papasok sa isip mo ay kausapin si Allah. Ya Allah, baka pwede namang wag nating gawin yun. Baka pwedeng iba na lang. Halimbawa tayo, kung tayo malapit kay presidente at may inuto sa atin, ang unang choice, pag hindi mo kaya yun, tatry mo, kahit try lang.
kahit na sabihin mo lang bandang huli na sige papayag din naman ako pero tatry ko lang baka mamaya lumusot, ibig sabihin yun ang nature ng tao eh, no, di ba yun ang nature ng tao na itatry ko lang na baka sakaling pero hindi, nakikita natin yung complete submission ni Ibrahim alayhi salam. At ang kagandahan nito sa ito pasimtabi sa mga viewers natin ng mga Christians, ano? Opo. Kasi sa biblical point of view nung pinag-aaralan namin to nung nasa Catholic school pa ako, isinisikreto ito ni Ibrahim sa kanyang anak. Tinago niya yung patalim tapos nililibang niya. Saan tayo pupunta, ama? Hindi, meron lang tayo pupuntahan diyan. Ganun ang scenario nung sa biblical point of view. Parang tinatago, parang walang kaalam-alam si Isaac. Si Isaac naman yung sa Bible, sa Islam, si Ismael. Pero from the very first day, nung nanaginip si Ibrahim, alam na niya at sinabi niya na sa kanyang anak. Yes. Sinabi niya, anong masasabi mo dito? Kaya sinabi ng anak niya, ya ama, ya abati, kung iyan ang inuto sa'yo, gawin natin. At subhanallah, kita mo yung sagot ng anak sa kanyang ama. Ibig sabihin, kung ito ang tinuro sa'yo, kung ito ang inuto sa'yo, gawin natin. Yes. Same nung kay Hagar, no? Nung iniwan sila sa Makkah, bago ito pa yung unang-una pa lang, ganun din ang ginawa. Nung paalis, dinala ni Ibrahim alayhi salam yung anak yung asawa niya sa kaanak niya si Hagar sa Makkah. Hindi pa Makkah yun on that time. It is a deserted desert. At kapag makakapunta kayo sa Makkah, pag makapunta kayo kung nakapag-hajj na, nakapag-umrah sila, sister. Inshallah. Nakita niyo yung Makkah, hindi siya lupa eh. Hindi rin siya buhangin, bato siya. Bato ang Makkah na parang baton, malaking bato na binagsak na gano'n, na bundok. Hindi siya yung merong lupa, buhangin na pwedeng taniman. O, hindi, bato siya na makakapa mo sa paligid mo. It's a stone, yeah. Yung sa Makkah. So, iniwan ni Ibrahim doon yung kanyang asawa at yung kanyang anak. At nung paalis na siya, nakatalikod na siya, tinatawag siya nung kanyang asawa. Sabi niya, iwan mo kami dito. Sabi niya, dalawang beses parang iiwan mo kami dito. Pangatlong beses, utos ba yan ni Allah? Nung pangatlong beses sa sinabi ng asawa, utos ba yan ni Allah? Doon na siya tumigil. Sabi sa kanya ni Hagar, amarakallahu bidalik. Napalingon siya, sabi niya, naam. Ang sagot ng asawa niya, idan, Allahu la yudayyi'na. Kung gayon, hindi kami papabayaan ni Allah. Ikaw, sige, pwede ka nang umalis. Kumbaga, utos pala ni Allah to. Kung ikaw lang, nilayo mo lang ako dahil sa nagsiselos kaming mag-asawa, ibang usapan yan. No? Pero kung nilayo mo ako because utos ni Allah, may plano si Allah, sabi niya, sige na, makakaalis ka na. Ibig sabihin, may magandang plano si Allah. And tignan mo nga naman ngayon, ang plano ni Allah. Si Hagar, na nagtiis siya on that time, ngayon yung sa'i, pag magpupunta tayo sa Makkah, pag mag-umra tayo, aakyat ka sa ano eh, sa burol ng Safa wal Marwa. Mag-up and down ka ron para makompleto mo yung umra mo. Sino ba ginagaya natin doon? Hindi naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ginagaya natin doon si Hajar. No? Biruin mo ang sadaka jariya ngayon ni Hajar. Lahat ng reward kasi sunna ni Hajar yun, yung pagpalik doon sa burol na yun na ginagaya ng Muslim million kada pag mag-uumra siya. So lahat ng hasana na yung babalik kay Hajar. Yun yung sinasabi na kung ito'y utos ni Allah, sige makakaalis ka na. Ibig sabihin hindi kami papabayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Same na naman nung utos kay Ismail alayhi salam. At nung dinala na ni Ibrahim, dinadala na siya dun sa lugar na pag-aalayan dito sa may Makkah yan sa may dulo ng Jamarat. Pag makapunta ka dyan sa dulo na yan, ng Jamarat, dyan niya kakatayin yan. Yes. Kaya tayo may binabato sa Jamarat kasi sa bawat stage na yan, may, si Shaitan gusto niyang pigilin si Ibrahim. Gusto niyang pigilin si Ibrahim alayhi salam na sinasabi niya, anak mo yan, maawa. Sabi sa mga history, Allahu alam kung sa iyong hadith, yung iba, nagpakita si Shaitan bilang matanda, bilang bata. Nagpakita siya ng iba't ibang anyo na pinipigil niya si Ibrahim na huwag patayin ng anak niya. Hindi ka ba naawa sa anak mo, batang-bata? Yun yung ginawa. Ngayon, ang ginawa ni Ibrahim, para itaboy si Shaitan, kumuha siya ng pitong bato, binabato niya, binubugaw niya. Malis ka sa harap ko. Umalis ka sa... Yun ngayon yung ginagawa natin sa Hajarul sa pagbabato ng Jamarat. Hindi yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa niyo ni Propeta Ibrahim para batuhin si Shaitan para umalis siya. Pero ngayon, pag nag-umra tayo o nag-hajj tayo,
hindi na nasi-shaitan yung binabato natin. Ibig sabihin, ginagaya na lang natin. Mm-hmm. Yung iba kasi, pag binabato nila yung jamarat, parang kala nila si shaitan yung ano doon, talagang nilalakasan nila. Hindi po, ano na lang yung tawag dito. Parang sunna na lang, ginagaya na lang natin yung kanyang mga rituals. At yun, nakatawid na sila doon sa tatlong area ng jamarat. Pagdating sa dulo, doon nakakatayin ni Propeta Ibrahim. At sabi sa Quran, falamma aslama, ginamit na word sa Quran, falamma aslama. Ang meaning ng aslama doon, sumuko. Ibig sabihin, falamma aslama, di ba sabi, ay tinalikod niya si Ismail. Kasi sabi ni Ismail, ya ama, kung kakatayin mo na ako, patalikod mo ako, kasi baka pag nakita mo yung mukha ko, maawa ka, magdalawang isip ka pa. Kita mo yung Islam ni Ismail alayhi salam. Sabi niya, italikod mo ko para nang sa gayon hindi ka maawa sa akin, para walang halo ng awa yung isip natin at magawa natin yung utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Sabi pala, maaslama. Ang ginamit na word sa Quran, aslama. Ibig sabihin, sumuko na silang dalawa. Yun din yung same word na ginagamit natin kapag pumasok sa Islam. Palamma aslama. Kaya ang tunay na meaning ng pagpasok sa Islam, yung aslama ay pagsuko sa kaluuban ng Diyos. Ibig sabihin, at ginamit yung kay Ibrahim alayhi salam at kay Ismail nang sila'y sumuko doon sa pag-uutos ni Allah, nakatayin sila. So nung kinatay na, pagtuso, yung sinasabi nga natin sa Bible, nung gaganyanin pa lang, dumating na yung anghel, pinigil na. At binigay sa kanya yung kordero. At yun yung kinatay. Sa Islam, hindi po. Tumusok talaga yun. Pagtusok ni Ibrahim na ganun, hindi bumaon, kasi inutusan ni Allah na huwag bumaon yung kutsilyo. Pero si Ibrahim, tinusok niya. Ngayon, ayaw bumaon. Ginawa ni Ismail, kinuha yung kamay, diniin pa niyang ganun. Diniin pa nila pareho yung kamay, pinagtulungan nila. Ayaw talagang bumaon. Pagkatapos nun, doon nagmanifest na may binaba na isang lamb, at yun na yung kinatay nila, at yun yung ginagawa natin ngayon. Pag Idul Adha, yun yung sinasabi natin sa mga kapatid nating Muslim. Ang naaalala lang natin ngayon yung pagkatay ng Idul Adha, para makapagbigay at makakain tayo ng karne, para makapagbigay tayo ng karne sa mahihirap. Pero balikan natin yung history. Yes po. Yung mahalagang itong kordero na to, itong lamb na ito ay kapalit ng sakripisyo dapat natin. Na dapat ayong mga Muslim, isinusuko natin yung sarili natin sa lahat ng kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, hindi na tulad dati na ang hiningi kay Ibrahim ay ibigay yung kanyang anak. Ang hinihingi na lang sa atin yun, magsala ka, maghijab ka, magzakat ka, magayuno ka. Mga bagay na madali para sa ating mga Muslim. At nilagyan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng katakot-takot na reward. Pag nag-fasting ka sa Ramadan, pagkatapos nun, dinagdagan mo ng 10 araw after Ramadan, bibigyan ka ng reward na parang isang taong fasting. Lahat na lang ng kabutihan lang. Baga, lahat na lang mag-i-spoil, ginawa sa atin ni Allah. Pag nag-sunna ka ng fajar, bago mag-fajar, nag-dalawang raka'a ka, bibigyan ka ni Allah ng reward ng dunya wa mafiha, tulad ng mundo at ang nasa loob nito. Ibig sabihin, mga bagay na maliliit na lang nang pinapagawa sa atin, hindi pa natin kayang isakripisyo. Marami pa rin sa ating mga Muslim ayaw magsala. Marami sa ating mga Muslim nagpipisyo. Yung mga ibang kababaihan natin, di naghihijab. Asa ng sakripisyo? Nasa ng sacrifice? Kaya nga sa Idul Adha, kapag nag-alay tayo ng kambing or anumang kakatayang hayop, tanungin natin sarili natin, ano bang kapalit nito na sinacrifice? Kasi si Ibrahim, saka si Ismael, kapalit yung kambing eh. Ay yung lamb eh. Kapalit yun nung tinest sila ni Allah eh. Kaya ngayon nag-usap kami ng isang pastor, sabi, ba't kailangan pang itest ni Allah? Hindi ba nakikita ni Allah yung puso ni Ibrahim sa kani Ismael? Ang sabi ko sa kanya, alam ni Allah. Pinagawa lang ni Allah yon para sa atin. Para maging ehemplo sa panahon natin ngayon. Para maging ehemplo sa'yo, maging ehemplo sa akin. Ipinakita ni Allah sa atin. Hindi ni Allah ginawa yun para malaman ni Allah kung tapat ba si Ibrahim. Hindi. From the very first start, alam na ni Allah na natapat si Ibrahim. Pero tinuloy pa ni Allah na utusan si Ibrahim. Bakit? Para sa atin. Para malaman nating mga Muslim kung ano ang tunay na kahulugan ng Muslim.
kung ano ang tunay na hulug, kahulugan ng pagsukot pagtalima sa nag-iisang Diyos. So, nagkatay tayo ngayong Ramam, ay ngayong Idil Adha. Ang tanong natin, ano ba ang nasakripisyo natin talaga? Kasi ang ibig sabihin ng Adha, yung Udhi, yung ano, sacrifice. Yes, sacrifice. Ang technical meaning ng Udhiya, ang kanyang linguistic meaning is sacrifice, bahi. Ano yun? Linguistic meaning yun. Bahi is mean sacrifice. So, kapag ikaw nag-eid, nagsaya ka sa araw ng sakripisyo, hindi lang, symbolic lang yun, yung laham, yung karne. It's just symbolic. Ang tunay na kahulugan nito, yung submission natin. Yes. Yung sacrifice natin bilang mga Muslim. So, yan siguro yung, ano, yung... A short na story, yes, ni Ibrahim, yes, alayhi salam. At pagkatapos nun, the rest is history. Doon na si Ismail, nagbinata na siya, at lumabas na ang Arabs, lumabas na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At yun nga po, napaka-importante po, Ustad, ano, dahil nakuha natin yung mahalagang mensahe ng pagse-celebrate po ng Eid al-Adha. At ito po, Stads, dahil kami po dito sa parte po ng Bangsamoro region, ano, dito po especially dito din sa Cotabato City, ay talaga naman kami po ay isa tagahanga po ninyo, no? Sa pagdadaawa po ninyo, nakikita po natin 'yan sa social media, sa mga Facebook, sa other websites na talagang maraming nanonood at nagsi-share. Maaari din po ba nating ibahagi sa ating mga tagapakinig ngayon, paano ba nagsimula? In a short story lang, dahil pinagkakasya po natin yung ating oras, ano? Yung pag-akap sa Islam ng pamilya po ninyo, dahil talagang, opo, lalong-lalo na din po yung kapatid ninyo talagang nagluksa ang mga kamusliman, no? Na tagahanga po ni Brother Ahmad Javier. Ayun, jazakallah khair, ano? At... ang pagmumuslim namin is a very ano eh, magandang kwento talaga, no. Nag-start ito nung dumating yung aking uncle from Saudi Arabia. Pero bago pa noon, ang youth life namin, hindi lang kami yung si gimmick, yung si barkada, hindi, ano rin eh, aware kami sa religion. Actually, we are influenced by Iglesia ni Cristo. Especially ako, I was baptized by Iglesia ni Cristo talaga. Si Ahmad, hindi siya na-baptize, pero nakasama siya sa nadoktrinahan. Then my uncle, ilang kami, we are very much influenced by the doctrines of Iglesia ni Cristo. So active kami sa bahay, almusal namin is debate ng mga magulang ko, ng mga tiyuhin ko, debate ng religion, ganyan. Kami bilang mga bata, observe lang kami kasi ano pa lang, that time 15 or 16 years old, mga ganun kami nun. So sa bahay namin, may Catholic, may born again, may iglesia, then debate sila, nag-i-enjoy kami kasi ang ganda nga naman, nakikita namin na meron. Biglang dumating yung aking uncle from Saudi Arabia, parang natabunan lahat yung kanilang argument. And yet yung uncle ko noon, hindi naman ustad, hindi naman alim, simpleng OFW lang na nakapakinig ng ilang lecture sa Saudi Arabia. So lahat ng mga argument nila natutumba with just simple meaning na anong ibig sabihin ng religion, si Jesus Christ ba, tinanong niya, sinabi niya bang Kristiyano siya? Yung mga tanong na hindi nila expect na, di ba? Saan sa Bible makikita na sinabi ni Jesus Christ na Kristiyano siya? Tanong nga natin. Wala nga naman pala. Si Jesus Christ ba nag-fasting? Oo. Si Jesus Christ ba nung nagdasal, nagpatira pa? Oo. Tapos sinabi niya hindi siya Kristiyano? Oo. Ano siya? So kung ikaw, reading between the lines, Muslim si Jesus Christ. Ibig sabihin, kahit di mo nasabi. So yung mga ganun basic arguments hanggang sa nag-start kami magbasa ng Quran, nagbasa kami ng mga books. Then eventually, sabay-sabay kami nag-embrace. Ako si Ahmad, saka si Abdurrahim, yung isa pang pinsan namin na nag-aral sa Madina, na ngayon ay nasa Dubai. So tatlo kami, sabay kaming nag-embrace ng Islam. Then afterwards, ang unang-unang nag-aral talaga sa amin si Ahmad. Mashallah. Siya ang unang nag-aral, nag-aral siya kay Dr. Bilal Phillips dyan sa Meskag ng seminar. Then saka siya nakapag-aral sa Baguio. Then after niya nagbagyo si Abdurrahim, ako yung last, ako yung na-convince niya talaga na mag-aral na huli, din nakapag-aral ako. Then yun na, nung pag-aral ko sa Baguio, si Ahmad na ang may hawak ng Islamic Information Center sa Manila. So sa Manila, doon niya nakasama yung mga batikang mga daya tulad nila Bede Jim Abdullah rahimahullah na pumanaw na rin, at si Ahmad Ricalde rahimahullah din na pumanaw na rin, na I believe kung makikilala nyo sila,
malaking influence nitong dalawa na ito sa pamamaraan namin ng dawa magkapatid. Masyaallah. Kung makikilala niyo yung dalawa na ito, so malaking naging influence sa amin. Then ako po yung unang nakapag-abroad. Sa Saudi Arabia. So sumunod si Ahmad. Actually kay Ahmad yung offer na mag Saudi Arabia noon that time. Kaso hindi niya maiwan yung office, yung IIC, kasi siya yung nagmamanage noon that time. Sabi niya, why don't you try my brother, na may kapatid ako, ganyan-ganyan. So, tinawagan ako nung Arab, nag-usap kami, then alhamdulillah, napasa ko naman yung mga interview nila. Then after a month, dumating yung visa, then nauna na ako mag-abroad. Yes. Then from that time, hanggang 2014, yun na. Hindi na ako bumalik dito. Doon na ako nagpatuloy ng pag-aaral ko about Islam. Then nagkaroon ng da'wa. Then si Ahmad, nakatatlong Islamic center siya, I believe, sa Saudi Arabia. Then bumalik na siya rito. So nauna siya sa akin ng more or less mga 5 years siguro. Mga 5 years. Kaya nakagawa siya ng magandang foundation sa Manila sa da'wa. Then pagbalik ko, diretso na ako sa Davao. Binuksan namin itong Mercy Islamic Foundation sa kay Mensahe TV. So, yun na, kumbaga nahati na kami. Sa akin yung bandang Mindanao, pagdating sa da'wa sa mga non-Muslim, sa kanya naman yung sa Manila. Kasi sa Mindanao, iba ang da'wa eh. Opo. Iba yung approach sa Manila, iba sa Mindanao. So, sa Mindanao, mas medyo iba dito. Ewan ko, ba't naging iba talaga? Pero iba kasi marami mga ulama din dito. Opo. No? Unlike sa Manila, talagang ang kakaharapin mo doon, talagang mga non-Muslim. Yes po. Dito, makakadalo ka ng mga meeting, kalahati mga forum, kalahati pang Muslim, kalahati pang non-Muslim. So, magkakaiba ang approach. So, doon na nahati, na-focus ako dito, si Ahmad naman sa Manila. Pero once in a while, nakikita kami. Lagi kami nag-uusap, kahit na pa magkaiba kami, lagi kami nag-uusap kung ano ang mga bagong approach, ano ang gagawin natin, ano ang mga... Strategies. Minsan meron siyang idea, itatawag niya talaga yan. Itatawag niya, may idea siya, tatanungin niya, ano sa tingin mo to? Then may group kami, ano sa tingin niyo yung approach? Then, kahit yung mga panahon na maraming mga fitna, merong mga bashers, may mga haters, nag-uusap kami niya, nagpapayuhan kami sa bawat isa, nagpapalakas kami ng loob sa bawat isa. So, kahit mga scholars, may mga kausap kami mga ulama, kahit si Ahmad from outside the Philippines, sa mga ulama na dito sa Saudi Arabia at ay dito sa Pilipinas. So, marami nagpapayo, alhamdulillah. So, nakakalungkot nung nawala siya, lalo sa amin, side ng family. Talagang nakakalungkot po, Brother Ustad Isa, no? At yun na nga po, dumako naman po tayo doon since na nakwento niyo po yung kwento tungkol kay Nabi Ibrahim alayhis salam. Dumako naman po tayo sa ano po ba talaga yung tunay na kahalagahan ng ating pagkukurban? Yun, ang kurban, ang laham, ang mga karni niyan ay simbolo lang. No? Symbolic yan, bigay natin yan sa mahihirap, we earn the sadaka. Ginawa natin yan with the niyyah. Magkakaroon tayo ng reward ng sunnah, ng udhiyah. Pero ang pinakamahalagang mensahe nito, ang pinakamahalagang mensahe nito ay yung sakripisyo natin from within sa atin, sa sarili natin. Sapagkat ito'y kapalit ng sakripisyo ni Ibrahim at ni Ismail. Nung kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung hiningi ni Allah subhanahu wa ta'ala na katayin si Ismail, ang binigay na kapalit ay yung lamb. Sa atin, nagbigay tayo ng lamb o kambing, ano bang kapalit noon within ourselves? Ano bang sinacrifice natin? So, dapat mag-reflect tayo dun sa mga nagdiwang ngayong Eid al-Adha. Mag-reflect tayo. It's not just something para sa pagkatay. It's something na ano ba ang kaya nating i-sacrifice for our din? Yes. No, nasa tunay tayong relihiyon. Maraming mga tao sikat, mayaman, pero walang gabay, walang guidance. Tayo, kahit na simpleng tao lang tayo, ordinaryong tao lang tayo, subhanallah, binigyan tayo ni Allah ng guidance. Confid dun niya kaan nakagarib o abiros sabihin. Maging dito ka sa mundo na para kang stranger at para kang traveler or bypasser lang. Anytime kukunin tayo si Ahmad subhanallah, kinuha siya sa pinakamagandang kalagayan. Health, fame, sa lahat, nandun siya sa pinaka-pinaka-peak ng kanyang lahat. Pero kinuha siya ni Allah because of Allah's grace to him. So, hindi natin alam, baka bukas makalawa tayo naman. So, ngayon alamin natin kung ano yung ngayon binigyan tayo pagkakataon na magsala ng Eid al-Adha, mag-reflect sa Eid al-Adha, sa mga sacrifice natin para sa din natin. So, I hope sana magdagdag ito sa ating pananampalataya. Opo. And Ustad, ito po, no, dahil gustuhin man namin na ma-extend yung time natin, but hopefully
in the next episodes makakasama ka pa namin dito sa Bangsa Kwentuhan. Parting words po sa ating mga tagapakinig sa kanilang mga radyo at mga nanonood po ngayon sa ating live streaming. Parting words, no, pahalagahan natin na tayo ay nasa bansa na kung saan ay 90% ang non-Muslim. So, part ng pagiging Muslim, mabuting Muslim, ay ang pagpapaliwanag ng Islam. Yes. Kahapon lang, isang araw, nag-grocery ako sa G-Mall dito. May lumapit sa akin isang guard. Sabi niya, ikaw yung kapatid ni Ustad Javier. Sabi ko, ako po. Sabi niya, napapanood ko kayo and we're proud na taga Davao ka. Kwentuhan kami. Malaman ko bandang huli, hindi pala siya Muslim. Hindi pala siya Muslim. So, noong palabas na ako, sinalubong niya pa ako, kasama yung mga grupo ng gwardiya. Pinakilala ko, eto yung kapatid ni Ustad Ahmad. Lahat pala sila non-Muslim, lahat sila nanonood kay Ahmad. Tapos sabi niya, may isa pa daw na guard na kasama nila na sa sobrang lungkot, hinimatay. At nung malaman ko bandang huli, lahat sila non-Muslim. Wallahi, sana marating natin yung ganung uri ng karisma sa mga non-Muslim. May mga comment, mga galit sa Islam, nung nakapakinig sa kanya, hindi na sila galit sa Islam kahit na hindi pa nag-Muslim. So sana part ng ating legacy o ng mission dito sa ating bansa bilang mga minority ay makapag-share tayo patungkol sa Islam. So jazakallah khair sa inyo. Ayan. So maraming salamat po Ustad Isa Javier dahil pinaulakan niyo po ang aming imbitasyon ni Sahara na makasama po kayo dito. At marami pong nanonood, first time na may pinakamadaming nanood sa ating Bangsa Kwentuhan, Ustad. Mashallah. Ustad, God bless you po and alhamdulillah, salamat po talaga and ganyan si Ustad, napaka-humble, no. Isang mensahe lang po at pumayag na po siyang makausap natin siya para po ibahagi sa atin yung mga hindi pa natin nalalaman patungkol sa ating reliyon. Dahil pati po kami, Ustad, talagang namangha sa mga kwento niyo po. Dahil kahit tayo po ay isang Muslim, kailangan pa rin po natin malaman kung ano po talaga yung katotohanan. Yes, at so, ma-remind time to time. Ma-remind tayo sa ating mga sarili at sana po maging daan itong Bangsa Kwentuhan na makatulong sa ating mga kapwa Muslim na maintindihan kung ano po talaga yung ating reliyon. At syempre, talagang overwhelmed kami, Ustad, alhamdulillah. So, yun po. Maraming salamat po talaga. Ayan. Yes, Ustaz. Maraming salamat. Jazakumullah. Ayan. So mga kaibigan, so mga kaibigan, yan po, nakasama natin si Ustad Isa Javier, no? At ngayon po ay anong oras na, Nor? Anong time na natin talagang, ngayon? Yes. Isang minuto na lang, Sahara, mashallah. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood sa atin at ito, ang dami-dami at hindi na natin halos mabasa lahat, ano? Dahil wala na din tayong oras. Pero kami po ay sobrang nagpapasalamat at bless po, ano, itong Friday. Alhamdulillah, na-feel natin na kahit paano nakapagbahagi tayo ng ganitong aspeto ng ating programa. Yes, Noreen, dahil every Friday po, yun po yung ating kwentuhan, no? Patungkol po sa ating relihiyong Islam. Every special episode talaga, every Friday, Noreen. At sana po tutukan niyo po yung ating programa every Friday dahil yung magagandang kaalaman na nalalaman po natin. No? At yun na nga, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa ating brother Ustad Isa Javier, yes, sa kanyang ibinahaging kaalaman sa atin. Oh, banggitin ko na lang kasi may time pa ako. Ayan. So kay Binot Bansil Sagad, nanonood sila sa Isulan at number one daw na fan, ano, yung family niya. And sa mga nanood sa atin sa Island Provinces sa Basilan, maraming salamat po at lahat po ng mga nanood sa atin ang nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo. At uulitin ko lamang po yung kaninang video po na naiplay natin na video po ni Emma Giamad, yun po ay request po, no, para po sa ating Bangsa Damayan. Sa mga nais pong tumulong kay Emma Giamad, pwede niyo pong i-replay at nandun po yung kanyang number at inshallah you will be rewarded sa mga tulong po na ipapaabot ninyo. Again, maraming salamat sa lahat po ng nanood. Hanggang sa muli. At ayaw pa namin magpaalam ni Sarah pero kailangan na dahil time na. It's 7 o'clock na. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Ibadlambitan. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu and happy weekend. At ito po yung ating katanungan ngayong gabi. Ang ating katanungan ay very simple, Noreen. Bago natin makalimutan, ano po ang full name ng ating kapatid, no?
si Brother Isa Javier. Kanina nabanggit ni Noreen yun. Inuulit po natin ano po ang full name ng ating brother Ustad sa Isa Javier, at i-text lamang po ang inyong pangalan, address at kasagutan sa 0955-5031-865 at 0968-4244-616. Yun po yung ating hotline numbers. At ayan, maaari po kayong manalo ng 50 pesos worth of load. At ayan, gustuin man namin na mas lalo pang maparami yung ating kwentuhan with our brother Ustad Isa Javier. Talagang limitado lang po yung ating oras dito. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong kabang sa kwentuhan, Sahara Ali po. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bangsa Kwentuhan, mga kwentong hatid ay balita at impormasyong makabuluhan mula sa loob at labas ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsa Kwentuhan, kwentuhang may koneksyon sa ating pamumuhay at pananaw. Mga kwentong tungkol sa edukasyon, kultura, relihiyon, gobyerno, kabataan, kasaysayan, kaugalian, komunidad, pananalita, pananamit, paniniwala, relihiyon, sining, trabaho, trends. Mula dito sa Eskia Broadcasting Center, DXMM 107.3 Magnet FM. Abangan mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, kasama ang Tambalang Sahara at Noray. Bangsa Kwentuhan. Bangsa Kwentuhan, mga kwento.